Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayong araw ay gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko naayos yung educational detail sa POEA kung saan hindi ito ma-save or laging failed. Para po sa mga hindi pa na-encounter yan, ay gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba yung sinasabi kong laging failed at hindi ma-save doon sa educational detail ng POEA e-registration. So, i-open ko lang muna yung aking e-registration account. Okay, so nandito na tayo sa aking account. Open natin yung aking My Education. Dito sa Educational Attainment, mag-a-add lang ako dyan sa Add Education. I-click natin. Tapos dito po sa Education Details, lalagay ko sa category High School Graduate. Okay, dito sa school, wala yung school na pinasukan ko nung high school. So, ilalagay ko lang siya manually. Itatype ko siya manually dito sa box. Tapos dito sa my course, pipiliin ko lang yung 4th year high school. Ito yan, lagay natin yung academic year. And okay na po lahat, na fill out ko na, i-click natin yung save. Nakikita nyo, failed to update education data. Ganyan yung lumalabas kapag manual kayong nag-input ng inyong school name. So, ang gagawin ko po ay mag-complain ako sa helpdesk. May punta tayo sa homepage ng e-registration. Dito sa DMW helpdesk, tap natin tong create ticket. Kaya mapupunta tayo dito sa online helpdesk. Tap natin yung continue. Okay, so dito, ipiliin nyo lang yung service na gusto nyong i-provide nila sa inyo. So, online service e-registration. Tapos, select concern. Lagay natin yung account problem update e-reg details. Pwede rin namang edit account problem, name, birthday, and gender. Okay, after natin pumili, tap natin yung next. Okay, dito, next lang din. Okay, so dito, pipiliin ko yung I know my registered email address. Pwede ding e-reg number, pero sa akin yung email address na lang. Okay, after nyan, itap nyo yung red button. Okay, dito naman sa select processing site near you, piliin nyo lang kung saan yung present location nyo, kung saan malapit. Okay, so nandito na tayo sa concern details. Ilalagay nyo lang dyan yung concern nyo, kung ano yung problema na na-encounter nyo sa kanilang system. Kayo na pong bahala kung gusto nyo ng English or Tagalog. So, ito po yung actual na concern ko na isinend ko sa kanila. And after, ilagay nyo lang yung inyong mobile number. After nyong mailagay yung inyong contact number, itap nyo yung submit ticket, yung red button sa pinakaibaba. Kayo magpa-pop up yung confirmation, itap nyo lang yung yes. Okay, so ito yung inyong ticket number. Screenshot nyo lang po yan kung sakasakaling kailanganin. Okay, makikita nyo po dito sa may pangalawa, sa may paalala, yung status ng request nyo sa inquire update on ticket sa helpdesk. So ngayon, i-check natin yung status ng ating request. Punta tayo dun ulit sa helpdesk, dun sa may homepage ng e-registration. Sa dmw.gov.ph. Okay, so dito piliin lang natin sa baba yung e-registration. So ito po sa helpdesk, tap nyo yung inquire ticket. So yung pong ticket number nyo na na-screenshot nyo, ilagay nyo po yan dito, i-input nyo yung ticket number. Okay, after na mailagay nyo yung ticket number, itap nyo yung search.
So yan po, nandito na yung status ng ating request. So nakalagay dito ay resolve. Nasa baba po yung kanilang reply na since wala po sa list ang school mo, iset mo na lang po sa other and the other details set as others. So ang gagawin lang pala, pag wala doon yung school name, ay iseset natin sa others. So try po natin, open natin yung ating account sa e-registration. Okay, so dito naka-open na kaagad yung aking education. So mag-a-add lang ako ng education. Select natin yung category ng high school graduate. Tapos, since wala dyan yung school name, pipiliin natin yung others, pati sa course, others. Tapos, may lalabas pa na isang others, dyan natin ilalagay yung school name natin. Tapos, lagay natin yung academic year. Ayan, try po natin i-save. Boom, ayun. Ayan, nakikita nyo po, working po yung steps na yon. At na-save na natin yung ating education. So, try po natin yung mag-add pa ng isa. So, click ulit natin yung add education. So, sa category, piliin naman natin yung elementary graduate. Okay, so others, tapos others lang din po yung sa school, sa course. Tapos dito sa isang others, lagay nyo yung inyong school name. Then, yung academic year. Okay, after that, click save. Ayun, naisave na din po ulit yung elementary graduate na ating in-input sa ating education attainment. Okay, yan po, sa wakas, naayos na natin yung problema nating laging failed at hindi masave na education detail sa ating educational attainment. So, kung meron pa po kayong ibang concern, pwede po kayong mag-send doon sa helpdesk. Kagaya nung ginawa ko, napakadali lang. Same day, marireceive nyo rin yung response nila. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell at like button para sa marami pang tutorial videos. Salamat!